Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Ang nakaraan sa Slam Dunk Inter High, si Coach Hansai ay humingi ulit ng panibagong timeout, habang si Sakuragi naman ay naghahanda na para sa kanilang plano ni Coach Hansai. At dito na nagtatapos ang Chapter 83. At isang paalala muna ang aking bibitawang salita para sa inyo, na ang kwentong ito ay hindi pa napapatunayan kung isa nga ba itong fanmade o di naman kaya kasama talaga ito sa kwento ng Inter High. Sa kadahilanan, nadabasa ko lamang ito sa isang site at walang anumang larawan na nakalagay sa mga ito. Ngayon, ipagpapatuloy na natin ang Chapter 84 ng Slam Dunk Inter High. Dito ay tinawag na ni Coach Hansai si Sakuragi. Sakuragi, handa ka na ba sa ating plano? Sagot ni Sakuragi, oo tatang, handang-handa na ako. Yan ang sabi ni Sakuragi sabay umupo na sa kanilang bench. Subalit, halatang halata sa kanyang mga mata na talaga namang nagigigil na ito para maglaro. Ano kaya ang pinaplano ni Coach Hansai kay Sakuragi? Yan ang sabi ni Ayako sa kanyang sarili. Sabi naman ni Mitsui sa kanyang sarili habang napatingin kay Sakuragi. Ano kaya ang iniisip nila Coach Hansai at Sakuragi? At bakit si Sakuragi lang ang ginawa ng plano ni Coach Hansai? Yan ang sabi ni Mitsui. At nang bumalik na ang dalawang koponan sa loob ng court, makikita natin na hawak na ng Shouko ang bola at dinadala ito ni Ryota papunta sa kanilang basket. Nang bigla itong nagtaas ng kamay, mga kasama, maghanda kayo at pupuntos tayo! Yan ang sigaw ni Ryota. Nang biglang tumakbo si Mitsui papunta sa 3-point lane, habang si Rukawa naman ay nag-cut sa loob ng basket. Nang biglang ipinasa ni Ryota ang bola kay Rukawa. Subalit, agad din naman itong nahulaan ni Muroboshi. Kaya naman, nakuha nito ang bola nang walang kahirap-hirap. Naikinagulat talaga ng buong koponan ng Shouko. Ano? Ang bilis niya! At paano niya nalaman na kay Rukawa ko ipapasa ang bola? Yan ang sabi ni Ryota na nakatingin kay Muroboshi. At nang hawak na ni Muroboshi ang bola, agad naman itong tumakbo papunta sa kanilang basket para gumawa ng puntos. Habang si Ryota naman ay nasa likuran lang nito at sinusubukang pigilan ito sa paggawa ng puntos. At nang malapit na si Muroboshi sa kanilang basket, agad naman itong tumalon at gumawa ng isang layup na ikinatuwa talaga ng buong fans ng Aiwa. Ang galing! Ang galing mo talaga, Muroboshi! Dahil nahuli mo ang pagpasa ng number 7 nila! At napakabilis mo pa kumilos na hindi ka man lang nagawang habulin ng number 7! Sige, Muroboshi! Ituloy mo lang ang ganyan, dahil alam naman namin na ikaw ang magpapanalo sa koponan ng Aiwa. Yan ang sigaw ng mga manonood. Sa kabilang banda naman, si Mitsui ay bigla na lang lumapit kay Ryota. Hoy Ryota, bakit hindi mo sa akin ipinasa ang bola? Nakita mo naman na walang nagbabantay sa akin, di ba? At bakit kay Rukawa mo ipinasa ang bola? Eh alam mo naman na may nagbabantay sa kanya. Kaya naman, bakit ipinasa mo pa din sa kanya? Ayan tuloy, nakuha nila ang bola. Ano bang tumatakbo sa isip mo? Ayan ang sabi ni Mitsui na naiinis kay Ryota. Sagot ni Ryota ng pahinahon, Pasensya na, hindi na mauulit. Balik na tayo sa laro. Sagot ni Mitsui, Hais, matatalo tayo pag ganito eh. Dagdag pa nito sa kanyang sarili habang nakatingin kay Coach Hansai. Ano ba kasi ang pinaplano ni Coach Hansai kay Sakuragi? At bakit hindi niya pa ito pinapasok? Sa kabilang banda naman, ang coach ng Kainan ay napapansin na ang takbo ng laro.
pati na din ang pagkawala ng kumpiyansa nila sa kanilang sarili. Ayan na, nagsisimula na. At ito talaga ang inaasahan ko sa kupunan ng show ko, na hindi sila makakapaglaro ng maayos. Dahil bakas na bakas sa kanilang mukha ang pagkapagod. At dahil ito sa laban nila sa Sano. Dahil ibinuhos nila doon ang buong porsyento ng lakas nila sa laban na yon. Yan ang sabi ng coach ng Kainan. Sabi naman ni Jean, oo, tama ka nga coach. At alam ko ang ugali ni Mitsui na hindi ito maninisi ng kanyang mga kakampi. Subalit, dahil sa sobrang pagod na sila, hindi na sila makapag-isip pa ng maayos. Kaya naman, ibinubuntong niya na lang ang kanyang pagkainis sa kanyang mga kakampi. Sabi naman ni Maki, oo, tama nga kayo. Pati na din itong si Ryota. Dahil alam naman natin na sa Kanagawa, isa itong si Ryota sa mga magagaling gumawa ng isang play. Subalit, sa pagkakataon na ito, nagkamali siya sa kanyang desisyon. Marahil dahil sa pagod na rin siya. Kaya naman, hindi na ito nakapag-isip pa ng magandang plano. At ang tanging sariwa na lang sa kanila ay itong si Kogore. Kaya naman, dapat siya ang gumawa ng opensa. Yan ang sabi ni Maki. Habang si Sakuragi naman ay biglang tinawag ni Boy Labo. At nang nakalapit na si Boy Labo kay Sakuragi, agad naman itong bumulong dito. Boy Labo, alam kong alam mo na pagod na ang apat na yan. Sila Mitsui, Ryota, Akagi at ang Soro na si Rukawa. Kaya naman, sa iyo na namin iaasa ang opensa. Dahil ikaw na lang ang nakakapag-isip ng maayos at alam ko na hindi ka papagod. Kaya naman, malaki ang tiwala namin sa iyo na magagawa mo ito. Subalit, kailangan mo din magtiwala sa iyong sarili para magawa mo ang mga bagay na gusto mong gawin. Yan ang sabi ni Sakuragi. Habang si Boy Labo naman ay tila na pangiti na lang at nagkaroon na ng lakas ang loob dahil sa sinabi ni Sakuragi sa kanya. At nang hawak-hawak na ng Shouko ang bola, bigla namang nagtaas ng kamay si Boy Labo. Mga kasama, tayo naman ang gagawa ng puntos! Yan ang sabi ni Boy Labo, na bigla itong huminto at tumira sa napakalayong tres. Kogore, anong ginagawa mo? Masyado yung malayo! Siguradong hindi yan naabot! Yan ang sabi ni Ryota. Sagot ni Boy Labo, Miyagi, magtiwala ka at maisusot ko ito! At nang naitira na ni Boy Labo ang bola, agad din naman itong pumasok sa kanilang basket. Na ikinagulat talaga nila Akagi, Mitsui, Rukawa at Ryota. Pati na din ang ibang manalaro ng Shouko. Ang galing mo, Kogure! Ganyan dapat! At magtiwala ka sa iyong sarili! Tiyak na magagawa mo yan! Yan ang sigaw ni Ayako. Sabi naman ng mga manonood, ang lupit! Ang lupit mo, nakasalamin! Napakalayo ng tira mo, pero naisut mo pa din! Kahanga-hanga ka talaga! Yan ang sigaw ng mga manonood. Sa kabilang banda naman, hawak na ng shooting guard ng Aiwa ang bola. Nang bigla niya itong ipinasa sa kanilang power forward. At nang hawak na ng power forward ng Aiwa ang bola, agad yan namang binunggo ng kanyang katawan si Boy Labo para masira ang depensa nito. Dahil alam nito na mahina si Boy Labo pagdating sa depensa. Naku po, ginagawa na naman ng power forward ang plano niya kay Kogure. Siguradong easy points na naman ito para sa kanila. Yan ang sabi ni Kyota. Sabi naman ni Maki, nagkakamali ka Kyota. Tignan mo mabuti si Kogure ngayon. Hindi katulad kanina dahil makikita sa kanyang mga mata ngayon na hindi na siya natatakot dito. Yan ang sabi ni Maki. Nang biglang inangat ang power forward ng Aiwa ang bola para gumawa ito ng isang slam dunk. Subalit, laking gulat nito dahil nawala sa kanyang mga kamay ang bola. Na-steal, Kogure! Ang ganda ng sundot mo! Sige, ipasa mo na ang bola at tayo naman ang gagawa ng puntos! Yan ang sigaw ni Ryota. Habang si Boy Labo ay agad namang ipinasa ang bola kay Ryota. At ang malapit na si Ryota sa kanilang basket, agad naman itong tumalon at gumawa ng isang layup. Na ikinatuwa talaga ng buong manonood. Ang galing niya, Shouko! At ikaw na nakasalamin, ang ganda ng ipinapakita mong laro! Ang galing mo pala talaga! Ipagpatuloy mo lang yan! Yan ang sigaw ng mga manonood. At ang hawak na ni Moroboshi ang bola, agad naman itong binantayan ni Rukawa. Rukawa! Halata sa iyong mga mata na pagod ka na. Kaya naman, nakasisigurado ako na hindi mo na ako kayang sabayan.
Yan ang sabi ni Moroboshi, nang bigla itong umatake sa depensa ni Rukawa. Kaya naman, napaatras dito si Rukawa. At ang napaatras na si Rukawa, agad naman itong nag-spin moves, sabay tumira ng isang jump shot. At ang bolang itinira nito ay pumasok sa kanilang basket. Naikinatuwa na naman ng mga fans ng Aiwa. Ang galing ng galaw na yon! Naiwan agad ang isang Shouko! At hindi man lang ito nakaporma kay Moroboshi! Sige Moroboshi! Ikaw na lang ang gumawa ng puntos! Balunin mo ang kupunan ng Shouko na yan! Aiwa! 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 Yan ang sigaw ng mga manonood. Habang si Rukawa naman ay tila nagulat sa galaw ni Moroboshi. Ano? Spin moves? Gayang-gaya niya sa Sawakita! Yan ang sabi ni Rukawa sa kanyang sarili. At nang hawak na ni Rukawa ang bola, agad na naman itong idirinibol papunta sa kanilang basket. Nang bigla itong humingi ng isang screen para si Moroboshi ang magbantay sa kanya. At sumang-ayon naman sa kanyang plano. Kaya naman, nag-one-on-one na naman si Moroboshi at Rukawa. Babawian kita! Makikita mong Moroboshi! Yan ang sabi ni Rukawa. Nang bigla itong umatake sa depensa ni Moroboshi. Subalit, bigla din namang nawala ang bola sa kamay ni Rukawa. Dahil na-steal ito ni Moroboshi. Naikinagulat talaga ni Rukawa. Ano? Pero, paano? Yan ang sabi ni Rukawa sa kanyang sarili. Sabi naman ni Moroboshi, Rukawa, basang-basa ko na ang iyong mga galaw. At dahil sa pagod ka na, kaya naman, bumagal na din ang iyong mga kilos. Yan ang sabi ni Moroboshi habang tumatakbo papunta sa kanilang basket. At nang malapit na ito sa kanilang basket, agad naman itong tumalon para gumawa ng isang jump shot. Rukawa! Wala ka ata ngayon sa kondisyon ah! Yan ang sigaw ni Ayako. Nang biglang lumapit si Moroboshi kay Rukawa. Rukawa, alam kong magaling ka. Subalit, huwag mo nang ipilit kung alam mong pagod ka na. Dahil hindi ka makakasabay sa akin kung ganyan ang laro mo. Yan ang sabi ni Moroboshi. Sagot naman ni Rukawa, ang yabang nito! Sa kabilang banda naman, si Coach Hansai ay tila napapaisip na sa kanyang sarili. Ito na nga ba ang inaasahan ko? Hindi na sila makapag-isip ng maayos. At pati ang mga katawan nila ay hindi na makasabay sa laro ng Aiwa. Talagang si Koguri na lang ang aasahan sa force up na ito. Yan ang sabi ni Coach Hansai. At ang hawak na ng kupunan ng Shouko ang bola, agad naman itong itinakbo ni Ryota papunta sa kanilang basket. Nang biglang tumakbo si Builabo papunta sa 3-point lane. Miyagi, ipasa mo ang bola sa akin! Yan ang sigaw ni Builabo na naging dahilan para ipasa agad ni Ryota ang bola dito. At ang hawak na ni Builabo ang bola, bigla naman itong naghanda para gumawa ng isang 3-point. Nang biglang lumabas sa kanyang harapan ang power forward ng Aiwa at tila sinusubukang i-block si Builabo sa kanyang 3. Naku po! Sigurado masusupalpal ang may salamin ng Shouko sa power forward ng Aiwa. Yan ang sabi ng mga manonood. Nang biglang ngumiti si Builabo, sabay idrinibol ng bola. Patay! Naisan ako! Sigurado may iwan ako! Buisit! Isang fake pala ang gagawin ito! Yan ang sabi ng power forward ng Aiwa. Habang si Builabo naman ay lumusot na sa likuran ng power forward ng Aiwa. At itinira na ang bola papunta sa kanilang basket at pumasok na nga ito. Ang galing mo talaga, Kogure! Ipagpatuloy mo lang yan! Yan ang sigaw ni Ayako. Sabi naman ni Sakuragi na nakangiti, ang galing mo talaga, Builabo! Hindi mo talaga binibigo ang isang henyong katulad ko! Yan ang sabi ni Sakuragi. Habang si Builabo ay tila napangiti at nasabi na lang ito sa kanyang sarili, salamat sa iyo, Sakuragi! Sa pagbibigay lakas ng loob sa aking sarili at naipakita ko ang aking tunay na laro. Kaya naman, maraming salamat sa iyo, Sakuragi. At dito na nagtatapos ang Chapter 84 ng Slam Dunk Inter High. Isang nakakabiting katapusan na naman ang ating nasubaybayan, mga ka-anime. Kaya naman, patuloy pa nating subaybayan ang mga susunod na chapter. At kung nagustuhan niyo ang ating kwento, share nyo na ito at mag-iwan natin kayo ng isang like para mas ganara kung gumawa pa ng mas maraming video. At shoutout muna tayo para sa mga loyal sa channel natin. Shoutout sa'yo,